Hi, good evening sa inyong lahat, sa mga nanonood, kung saan man kayong naroroon. Good morning, good afternoon, and good evening here in the Philippines. Kasi gabi ngayon, mga oras, 11:20 ng gabi. Lang i-share sa inyo yung kasi diba dapat kapag may anak ka yung kumbaga kahit paano yung anak mo yung parang sinusuportahan ka kung anong gusto mo o yung bang sana magpakita man lang ng concern sa iyo. Kasi, ayun, dinig nyo yung anak ko. Bunso ko yan. Yung ano, katulad kasi simula noon pa man na anuhan ko na na yung anak ko parang, ewan ko, hindi ko malaman kung anong-ano kasi di katulad ng ibang nanay na kapag makikita mo na para bang may suporta sa kanya yung anak niya, say, ma, sige, mami, ganyan, ha? Sa akin kasi parang kabaliktaran ni eh. Magsasabi yung anak mo o kaya sabihan mo siya galit pa na parang ewan ko iba na talaga ngayon yung mga kabataan ngayon parang hindi katulad ng mga noon ng mga kabataan yung mga kabataan ko noon na iba talaga na pa kumbaga para bang magalang talaga sa ano nanay sa nanay kung ano sasabihin ng nanay nakikinig ka at kung magtanong ka man yung boses mo is kumbaga parang palambing ganyan. Pero sa anak ko, parang hindi ko naman nakita na malambing siya. Malambing lang siya kapag kakailangan. Tapos kung magtatanong yan siya o kaya may kailangan na hindi mo pansinin, galit pa. Ganyan. Kaya, ewan ko. Parang yan, di katulad ng ibang nanay na parang nakakaingit na sabihin kasi ma, ganito gawin mo nanay, ganyan mami, kasi ganyan sa anak ko so, tanungin mo parang galit lagi pag tinatanong mo siya. Hindi makasalita ng maalumanay, ganyan. Para bang kalam pag nagsalita, laging galit, ganyan. Porque ba sabihin na dito lumaki sila sa Maynila, ganyan. Kaya ganyan sila, iba na yung ugali nila. Tapos, ano pa? Silusa pa. Noon pa man, sasabihin, hindi daw siya ang mahal ko. Tapos silang magkakapatid. Dalawang lalaki, siya yung nag-iisang babae. At panganay pa. Oh. Tapos, anong
Hindi siya marunong makaintindi. Plus pa yung bunso. Alagain kasi yung bunso kong anak dahil nga ay special child. Late development. Siyempre, talagang kumbaga yung attention ko naka-fall talaga sa bunso kong anak. Ganun. Ito namang anak kong babae. Parang di ba marunong umintindi na para bang isip bata pa rin siya na samantalang siya ay 19 years old na. Parang edad niya lang ang lumalaki pero yung isip hindi naman lumalaki. Ganun. Kaya minsan matimingan mo, maganda yung mood niya siguro. Maayos tanungin mo. Ganun na lang balagi. Minsan lang matimingan mo na ganyan, maganda ang mood. Doon mo maramdaman na parang kahit paano sumang-ayon sa iyo ng desisyon yung anak mo. Na ganun. Kasi yung mga ibang nanay, kahit malaki na yung mga anak nila, parang nakakatuwa na nagbabanding sila. Ako nga eh, parang kausap-kausapin mo pa yung anak mo para maging para bang barkada lang kayo, ganun. Ewan, kapagod din yung ganun. Hindi pinapatubo yung isip, yung edad lang tumutubo. Ganyan. Parang hindi ko nakikita sa anak ko na sige ma, ganyan, gawin mo. Parang wala kang matanggap sa kanya na suporta. Yung ano man lang sana na sa suportang sinusuportahan ka niya sa ginagawa mo. Sige. Kung gusto mo yan, di gawin mo. Di yung parang papagalitan ka pa. Baliktad na ngayon ang mundo eh. Nanay na ang pinapagalitan ng anak. Ganon sila ngayon. Sila na, parang sila na ngayon ang masusunod sa gusto nila at sa mga desisyon nila. Ganyan. Nakaka